I think hit na hit ngayon na topic para sa lahat is about caregiving or caregiver in Canada, especially bagong ruling to na ban ng gobyerno which happened June of this year. So marami siyang changes kumpara mo doon sa mga dating program. Marami kasing mga kapwa natin Filipino ang naghahangad syempre na makapag-work dito sa Canada, right? Majority sa kanila is under the caregiver pathway. So maraming binago ang gobyerno na pabor para sa ating mga kababayan na nais na pumunta rito. Okay. So, yes. Pwede na. Okay. So, previously kasi, pag pumunta ang caregiver sa Canada, ang number one requirement under the old pathway is dapat ang employer is merong approved LMIA. Pagka once ang employer may approved LMIA na, doon ka palang makakapag-apply ng working permit. Pag na-approve ang working permit, doon ka pa lang, syempre, pag nakapunta ka ng Canada, magigain ka ng 24 months of work experience. Pagka tapos ng 24 months, while you're ready para makapag-apply, kailangan mo i-comply ang English exam at saka ang ECA. Ang favorite ng lahat, ang ECA. So, yun yung mga usual na requirements para makapunta ka dati dito sa Canada. So, maraming nagre-reklamo when it comes sa old pathway kasi tinanggap ang mga worker na high school graduate. Pwede silang pumasok under high school graduate. Yun nga lang, pagpasok nila ng Canada, nagkaroon ng problema kasi nagre-require ang caregiver ng one-year post-secondary. So, ibig sabihin, dapat naka-at least 2 or 3 years in college ka sa Pilipinas para ma-meet mo yung post-secondary education na yun. So, mabait naman ang gobyerno dahil karamihan sa mga caregiver, hindi sila makapag-apply ng permanent resident last year. So, naglabas ang gobyerno ng interim program. Ang interim, it means is dapat nandito ka na sa loob ng Canada, nagtatrabaho ka na ng isang taon. Meron ka dapat English exam, pero yung ECA, okay lang na high school graduate ka. Yun nga lang, ang pwede lang makapag-apply ng interim is yung mga currently na nagtatrabaho na sa Canada. So, kung wala ka sa Canada, hindi yun mag-work para sa intro. So, yun. Ngayon, may nilabas ang gobyerno na bagong ruling. Dalawa. Isa papunta sa bata, which is yung child pathway, at yung isa papunta sa mga elderly. Ang tawag nila is for those who have medical needs, home support worker pilot. So, ano ibig sabihin nun? Pagka nag-apply kayo ngayon under ng bagong program, in-assess na ng gobyerno ang background nyo for permanent resident. Mas matagal ang processing? Yes. So, para makapag-apply ka nun, ang employer ngayon, hindi na kailangan mag-apply ng LMIA. Pero, kailangan nilang pumirma ng job offer. Which is, mas madali para sa mga employer kasi ang LMIA, meron yan income requirement minsan sa mga employer. Kapag ang income ng employer is more than 150,000 a year, nagbabayad sila ng $1,000. Ang employer noon, dapat mag-advertise sila. So, yun yung mga nawala dito sa bagong ruling. So, ngayon, mostly nung requirements, nandito ngayon sa employee. So, ang unang kailangan gawin ng employee is kumuha ng ECA o yung educational assessment. Dapat mag-equivalent siya ng 1 year post-secondary sa Canada. Pangalawa is, dapat meron kayong English exam na taken through IELTS or CELPIP. So, may qualifying scores yun.
So, dapat CLB 5 ang makuha mong score. Pagka natapos mo yung dalawang yon, at saka ka palang pwedeng mag-apply ng bagong pathway. So, doon palang kikilos yung ano. Previously, sa CIC, naglabas sila ng processing time of 1 year. Pero ngayon, binura nila yung processing time kasi very fresh pa itong program at wala pa sila talagang data kung paano ba nila matatapos ito. Ang application ngayon, dati kasi ang working permit, kung nasaan ka, for example, nasa Pilipinas ka or nasa Hong Kong ka, sa Hong Kong pinapasa yung application. Ngayon, lahat ng application is ipapasa sa CTC Edmonton. Edmonton lang ang nag-aasikaso as of now. Kaya siguro binura nila kasi yung dami ng application na bumababa dito, baka meron lang sila inaayos internally. Which is wala pang, kumbaga, wala pa naman kasi talaga yung mga nakapagpasa na ngayon, kumbaga wala pa sila sa half ng process. Usually, ang natatanggap pa lang nila ngayon is acknowledgement of receipt na natanggap ng gobyerno yung application. So, yun lang naman yung ano. Ngayon, kapag ka na-submit mo na yung application, dapat may kasama rin yun na medical certificate at saka police clearance. So, bakit kailangan lahat ng iyon? Kasi ang bagong program ngayon, ina-assess na ang employee for permanent resident kagad. So, kumbaga lahat okay na. Ang tanging kulang na lang pagpasok niya dito is yung 24 months na work experience. Which is, dapat magtrabaho siya doon sa, halimbawa kung ang job offer mo is sa childcare, or sa elderly, dapat ma-meet mo yun within 24 months. So, yun yung difference niya. Ngayon, pagpasok nyo ng Canada, ang magiging papers nyo is open work permit. Previously kasi, pag naka-LMIA ka at naka-working permit ka, close working permit ang tawag namin. Ibig sabihin, kung sino ang nagbigay sa'yo ng LMIA at doon ka lang pwedeng magtrabaho. Which is, maraming exploitation na nangyayari between sa worker at saka sa employer. So, pinakinggan yung mga reklamo ng mga caregiver dati na marami talagang naaabuso sa kanila. Hindi naman abuso na to the point na katulad sa Saudi Bino, na may sinasaktan or binubugbog or ano. something. Oo, hindi naman. Hindi naman. Kasi dito Canada, very strict sila eh. Kasi minsan kasi, especially sa mga nurses ha, syempre kapag kasi sinabi natin na caregiver, in general, ang naiisip natin parang katulad sa ibang bansa na parang BH. Which is hindi ganon. Dahil ang caregiver dito sa Canada, kung ang trabaho mo is mag-alaga ka lang ng bata, mag-alaga ka lang talaga ng bata. Kumbaga, kung meron man silang iuutos na sa'yo na very light housekeeping, talagang very light lang, tipong maglalaba ka, which is naka-washing machine naman, magtitiklo. Pero talagang very, ano siya, minor. Hindi talaga yung katulad sa ibang bansa na talagang kailangan pagsilbihan mo sila, paglutuan mo sila. Doon merong nagkakaroon ng exploitation doon sa dating ruling kasi minsan pinapasa na sa worker lahat. Kaya since halimbawa si worker nakatira sa bahay nila, ang nasa kontrata lang nila is, ganun kahigpit dito eh, kapag ka ang nasa kontrata mo is 8 to 4 o'clock, meron yun na 30 minutes na break time. Pero syempre, kung nasa bahay ka lang at ang alaga mo nasa school, syempre, na nasusunod yung eksakto na, oh, may 30 minutes na break time ako. Some employers, ang ginagawa nila, nag-work sila or pinag-work sila ng more than 8 hours. So, minsan nag-work sila ng 12. So, yun yung mga pinagkuhaan nung mga date o nung survey. Kaya binago ng gobyerno yung bagong ruling. Kaya ang ruling ngayon, naka-base siya sa employee. Kaya siya open work permit. Kasi kapag kami nangyari exploitation, para hindi na mahirapan si foreign Maghanap worker ng bago. at hindi siya kaya maghanap ng bago, at least readily, pwede siya lumipat kahit sa ang employer.
So, yun mm-hmm. yung maganda. Ang isa pang pinaganda ng bagong caregiver program ng Canada is pwede na nilang isama ang asawa at anak nila. Ang asawa nila is naka-open work permit. So, meaning kahit saan sila pwedeng magtrabaho, mm-hmm. okay. Kung yung mga anak nila isasama, as long ako nag-aaral yung mga bata, high school, elementary, sagot ng gobyerno ng Canada ang pag-aaral nila. Pero kung ang anak mo is college na, usually, sagot mo na yon. Pero depende rin yan sa age. Kasi kung halimbawa more than 22 years old na sila, hindi na sila kinoconsider mm-hmm. ng Canada as mm-hmm. dependent mo. They have to apply for their own visa. Etong bagong program, maganda siya. Maganda para sa foreign mm-hmm. worker. Yun nga lang, ang disadvantage lang nito is una matagal yung process, mas madaming hinihingi, mas malaki ang babayaran ng worker kasi babayaran mo na yung mga application fee for permanent resident. At ang pinaka last is hindi siya katulad ng mga nomination na kasi ang AAPP is ia-apply mo muna yung nomination. So kahit pa paano, may first stage approval na kayo bago pa mag-proceed sa susunod na application. Mm-hmm. Ito kasi once ipapasa mo na. Mm-hmm. So